you know why the best athletes win an Olympic gold medal? It's not because they're much stronger. It's because they work harder, are single-minded, and they never, ever quit. The only way you fail is if you quit. And we never quit. In the past 5 years, we've been doing exactly what we promised when we started. And that's super boosting your business and dominating the DeFi sphere. You and all members around the world now have the opportunity to exchange whatever bonus system you have for the powerful C1 token. Together, we're going to change this industry. Ating excitement doon sa nagaganap sa ating C1 company kasi maraming nagsasabi sa GC, meron pa ba ang C1 or patay na ba ang C1? Parang mga ganong tanong. Pero tayong nag-i-involve na nagre-reactivate sa ating mga accounts ay alam natin yung nagaganap sa ating C1 business na kumbaga malapit na yung ating pinakahihintay. So hintay-hintay lang tayo dahil alam natin na uunahin yan yung ating C1 wallet. Tignan natin by February 25 to first week of March yung ating C1 wallet para meron tayong paglalagyan sa ating C1 token. Malaki man yan or maliit man yung ating C1 token, ay blessed pa rin tayo, lalo tayong mga old members, nabanggit nila kanina yung multiplier ng mga old members. At kahit bagong member, kung merong siyang matinding paniniwala sa cryptocurrency at sa digital business na to, ay pwede rin silang hahabol sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malaki pang package. At maliban dyan kasi maraming mga magagandang bagay na mangyayari sa ating company tulad ng ating Metaverse na pinapaniwalaan nating magsisimula by fourth quarter of this year. So yung pinakahintay natin na mauuna yung ating C1 token dahil yun nga yung ating pinakasusi sa lahat ng mangyayari sa ating company. At sa ngayon, ito muna yung aking masasabi. Sa mga bagong papasok pa, just enjoy joining our powerful digital business. Trust the person who invited you. At in the long run, malalaman din natin yung excitement. Yun nga, lalong-lalo na pagbukas ng ating C1 token. So from my side, ito muna Sir Paul, Sir Anton, back to you, sir. Ayun, maraming salamat Sir Aurelio. Grabe, no? Hindi magkamayaw, lalim ng Tagalog ko, yung ating excitement, no? Kasi ang kagandahan dito sa ating company. That's why some of the members are naiinip kasi wala silang hawak na tangible products . Kasi nasanay tayo nung ganun yung benta-benta . Kasi isipin mo na lang, wala kang hawak. Ang hawak mo, digital platform in nature. Nasa telepono mo, di ba parang parang medyo nawawala yung . Kasi hindi mo siya hawak . Pero mind you guys, evolving ang mundo, no? Nagkakaroon ng pagbabago. And ang kagandahan, sumasabay ka sa pagbabago. Di ba, Sir Paul? No? Hindi ka stagnant. Hindi ka dyan lang. May pangarap ka . Di ba? So kung sila, kaya nilang gawin yon, although nag-advance na sila, at least sumabay ka, hindi ka mahuhuli. Kasi in the long run, matututunan mo yan. Unti-unti. Nag-start ka. Di ba? Nag-aral ka. Nag-aral tayo, Sir Paul. Saan tayo? Jump ba tayo? College kagad? Hindi, di ba?
natuto nga tayong mag 1 plus 1, mag-color, starting from the kindergarten. Di ba? So, ibig sabihin, kung magja-jump ka into, ano, mahirap yun. Sobrang galing mo na, parang Einstein ka na nun. Ibig sabihin, mag-start ka from the bottom, okay lang yan. Ang importante, marunong ka magkulay. Alam mo yung kulay red, yung kulay orange. Kung di mo man may spell ang pusha, spell pusha, Sir Paul, yun lang ang magiging problema natin. Di ba? Kidding aside, di ba? Kidding aside, yun ang importante. Natutunan mo mag 1 plus 1 hanggang sa matutunan mo siya in the long run. Imagine, meron kang business sa loob ng isang telepono na hindi ka nagbabayad ng, ano, ng business permit, ng taxes, ng opisina mo, andyan-dyan sa loob ng telepono. Kaya lang, alagaan natin ito, huwag natin pababayaan, tandaan natin lahat ng mga tagubilan sa atin ng ating mga nakatatanda, katulad ni Sir Paul, no? Para maintindihan natin kung paano gagawin ang business. Ganun lang po, no? Huwag natin pahihirapan yung sarili natin. Ay, mahirap yan, ganito yan. Eh, pag ganun ang mangyayari, wala, di ba? So, dire-diretso lang tayo, no? Your mobile phone is a very powerful gadget, no? Kaya nga napakamahal ng mobile phone, no? Alam ni Apple, alam ni Samsung that pwede siyang maging source ng malaking income, no? Kaya nga binibenta nila 'yan ng napakamahal eh. Kung hindi, 'di ba? Bakit naman nila ibebenta ng mahal 'yan? Sabi nga ng mga matatalino at mga successful na tao, if you're not making money out of your mobile phone, then walang silbi yung mobile phone mo, di ba? Baka hindi smartphone yan, baka dumb phone ang tawag dyan. Mm. So, maximize the power of your mobile phone by having a powerful business inside your mobile phone that can give you that powerful passive income, no? Para dumating yung time na, di ba, na kahit naglalaro lang tayo, kahit natutulog lang tayo, kumikita tayo, no? Magagamit natin yung time natin for the other more important things in life, no? And I believe there's a lot of more important things in life than working 8 to 12 hours a day, working 30 to 40 years of your life, no? Tapos unpredictable pa rin kung anong mangyayari sa buhay mo, no? So we need to secure that financial freedom, that time freedom as quickly as possible, no? Para magamit natin yung oras natin ng tama, no? And share our time to the most important people in our lives as well, di ba? Tama. So, yan ang pinag natin. Hindi yung, lalo na tayo, mga OFW, no? Yung karamihan sa inyo, malayo sa inyong mga pamilya, no? Tinitiis yung sakit, tinitiis yung emotional burden na mahiwalay sa mga pamilya nyo, especially sa mga anak nyo, no? And for how long can you bear that pain? For how long can you, how long na titiisin nyo, no? Na malayo sa inyong mga pamilya at mga anak, no? Yung lumalaki na sila, di ba? So, I'm sure, napapanood nyo naman yung mga social experiments dyan, di ba? Na yung mga anak natin, no? They don't care about the material things that we send from above. They care more about the time we spend with them. Yung makapiling nila tayo. Ako, I'm very fortunate na kasama ko yung pamilya ko dito, so walang problema on that aspect. Pero paano naman yung mga nandiyan sa Middle East, no? Yung mga hindi nyo nakakasama yung mga pamilya nyo. So that alone should make you think na hindi sapat na nagtatrabaho ka lang dyan. Dapat meron kang ginagawa on the side that will eventually, no, bring you back to the arms of your families, diba? Yes. Yun, thank you po. Awesome.